samantala para naman sa mga kaanak ng mga pensyonado na nag-sumakabil ng buhay na kakalungkot or nakakalungkot pong balita dahil mga yumaong veterano ay kasama pa rin sa listahan ng mga tumatanggap ng benepisyo mula sa pamahalaan kung ilan ang or kung ilan sa mga ito ay patay na po at kung bakit sila at hindi ang kanilang mga kaanak ang tumatanggap kahit patay na ang mga ito, alamin natin mula sa report ni RH48, Sheila Edubas. Aabot sa may 1,735 o 1,735 na yumaong veterano ang patuloy na binabayaran ng buwan ng pensyon. Ito ang natuklasan ng Commission on Audit. Ayon sa COA, mahigit 54 na milyong piso ang nirelease ng Philippine Veterans Affairs Office para sa dead pensioners noong 2015 at 2016. Ipinahayag ng COA na nangyari ang problema dahil sa mahinang monitoring at updates sa records ng mga pensyonado ng Philippine Veterans Affairs Office. Nabunyag ang pagtanggap ng pensyon ng mga patay na veterano kahit nagpatupad ng Enhanced Validation Program ang opisina noong July 2015. Layunin ang hakbang na masiguro na ang pensyon ay mapupunta sa mga lehitimong veterano o sa kanilang beneficiaries. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. I-like po ang page ng DZRH News Television para updated at i-share ang trending news na balitang ito para mas marami ang makabalita at mag-comment para alam namin ang opinion mo.